himbayin natin po ang kasong ito. Kasama po ang ating veteran security and defense journalist at editor-at-large po ng News 5 Digital na si Manny Mogato. Manny, okay. Ikaw ba bilang journalist, no, na tumutok dito sa kasong ito, satisfied ka ba sa mga convictions? At ano yung mga medyo may questionable yung mga verdict para sa'yo? Masaya po ang mga pamilya at yung mga journalist kasama tayo sa naging hatol ng korte dahil napatunayan na guilty yung mga principal suspects. Mm-hmm. No? Lalo na si Dato Unsay, si Dato Saldi, si Dato Anwar, Bar, at yung kanyang anak na si Ulo at si Junior. Mm-hmm. Kaya lamang, napangulang sala si Tato at si Sajid Islam. Mm-hmm. Hindi po natin alam kung bakit nagkaganon, pero sa dami nung nahatulan, mukhang nakuha naman ng hustisya. At tatingin ko, yung mga napawalang sala, umigit 50 police at mga CBO, o yung civilian volunteers, palagay ko ito yung mga taong nandun lang, siguro kasama sa humuli, intercept, at kasama rin doon sila nagdala sa kung saan mo sila pinatay, pero maaring hindi sila bumaril, kaya sila napawalang sala. Hmm. Ito ay tagumpay nung ating mga media men, ating mga journalist, at tagumpay din ng kustisya. So tayo po ay masaya. Although malungkot tayo dahil ng konti, dahil merong mga napangulang sala na tingin natin dapat ay napasama ron. Ano yung mga pangalang yun, Manny? Ay yung mga ampatuan na dapat siguro hinabol din, no? Mm-hmm. Kasi maaring wala sila sa lugar nung nangyari yung patayan, tulad ni Saldi Ampatuan na nasa Manila, Manila nung kasulukuyan na nangyayari yan. Pero alam nating lahat na ang buong pamilya ang nagplano, mm-hmm, na Hulyo pa lang, pinag-uusapan nila kung paano pipigilan si Toto Mangdadato na tumakbo bilang gobernador. Mm-hmm. At ilang beses pang meeting, noong Nobyembre, parang may dalawang pagpulong ang pamilya na maaring sila ay kasama rin. So, yun po ang dahilan kung bakit tayo ay medyo hindi masaya. Dahil sa tingin natin, dapat kahit man lang sana, nakatulad sila ng kaparusahan. Mm-hmm. Tulad nung ilang pulis na may naging partisipasyon, pero ang hatol ay 6 years to 10 years. Mm-hmm. Okay, Manny, itong Dato Sajid Islam, ano, na-acquit ba siya? Ang sabi, si Dato Sajid Islam, siya yung bunsong anak ni Dato Andal Senior, ay una-una ay nabigyan ng bail, no? Ng korte. So, maaring hindi naging matagumpay ang prosecution sa anilang gawain na makabila ito sa mga guilty suspect. Oh, kasi Manny, ang mga witnesses kay Sajid Islam is present siya nung meeting, allegedly sa pagpaplano nito, pero hindi raw siya narinig na nagsalita. Maaring gano'n nga. Mm-hmm. So, gano'n pa man, kasi nasa meeting ka, so siguro meron kang pag-ayon, mm-hmm, o participasyon sa nangyaring pagpaplano sa pagpatay sa mga victims. Mm-hmm. Okay, so anong magiging significance ito? Dahil, okay, 32 plus media men ang nabiktima rito. Ano ang magiging significance ito para sa usapin ng pamamahayag sa Pilipinas, Manny? Alam mo, malaking bagay ito, no? Kasi for the first time sa history natin since 1986, nung bawi natin ang kalayaan sa diktatura, ngayon lang na may nahatulan na principal suspect sa pagpatay ng mga journalist. A total of 186 na po ang namamatay na journalist since 1986. At sa dami ng namamatay na journalist, 17 pa lamang ang na-convict na kaso. Pero ang lahat ng mga na-convict ay mga gunmen lang. Yung mga mastermind ay
hindi na parusahan, no? So sa tingin ko eh napakahalaga nito kasi this is the first time na ang mga principal suspect mismo, ang mastermind, ang natulan. Bakit inabot ng 10 taon bago desisyonan ang kasong ito? Ba't umabot ng ganong kahaba? Alam mo, Lord, marami kasing akusado, no? At yung kaso ay talagang mahirap talagang i-hear kasi more than 197 yung nasasakdal dito. At yung maraming mga delaying tactics na ginamit yung defense, ano? Una-una rito, yung petition to post bail. Yun lamang ay inabot ng 5 taon bago ma-desisyonan ni Judge Solis Reyes kung pawalan ba. Sa 17 na humiling na mapawalan sila sa bail, mabigyan ng bail, eh 11 lamang ang nabigyan ng bail. Kasama nga si Sajid Islam ang patuan. At tinanggihan yung hiling ni Saldi ang patuan, ni Dato Unsay at ng ilang pang mga akusado, lalo na yung mga pulis na principal. Ang nangyari, maraming mga motion at may isa pang motion na mag-inhibit yung judge. Kaya tumagal talaga yung kaso. At siyempre, dahil marami yung akusado, talagang tumatagal talaga ang hearing. Okay, sa loob ng isang dekada, bakit may miyembro ng patuan na pinayagan ng korte na makapagpiyansa? So palagay ko, hindi napatunayan o walang matibay na ebidensya na nailatag yung prosecution laban kay Dato Islam Sajid Abutuan, kaya hindi siya ano, kaya siya pinayagang mapag-bail. Okay, at tumakbo pa sa political position, nanalo pa ito. Nanalo pa, pero siya ay suspendido dahil meron siyang ibang kaso. Hindi related sa Abutuan massacre. No? Okay, Manny, hindi talaga dapat si Judge Jocelyn Solis Reyes ang hahawak originally sa kasong ito. Natakot daw eh, yung dapat humawak sa nasabing kaso. Si Judge Luisito Castro. Yun, medyo natakot daw kaya inirapol uli yung kaso at napunta nga kay Judge Jocelyn Solis Reyes. Solis Reyes. Yan. Alright. So, before this, na-assign siya sa Maynila at sa May Angeles, kung di ko nagkakamali. Ano? Mm. Pero tama ba, Manny, na 49 years old siya at the start of the case. Ngayon, last 10 years, kumakatok na sa pagka-senior citizen. Before this, sinasabi na medyo ito yata kauna-una ang napaka-high profile case na hinawakan ni Judge Solis. Oo, itong unang-una. Tsaka ang alam ko, ang Supreme Court, wala lang sa kanyang binigay na kaso kundi ito lang. Mm-hmm. So for 10 years, wala sa ibang hawak na kaso kundi ito lang kaso ng Ampatuan Masaker. Mm-hmm. At noong 2013, ang alam ko ay nag-utos si dating Supreme Court Chief Justice Maranudo Sereno na bigyan siya katulong para maabilis yung proseso ng pag-hearing. So nakikita natin yung mga kapatid, oh, si Judge Jocelyn Solis Reyes palabas po ng court. Ang daming escort, ang bigat ng security. Armor car pa ata ang dala niyan. Nakikita po natin yan. At gaya na napag-usapan, siya ang pagka tapos ng promulgasyon, siya yung kauna-unahan talaga na lalabas ng courtroom dito sa May. Lord, gusto ko lang summary na ang nahatulan po na principal ay 30. 30. Ang nahatulan na accessory na sila na sentensya ng 6 to 10 years ay 15. At sa tingin ko naman, dahil 10 taon na sila nakulong, baka lalayo na rin yung mga ito. At may kit 50 yung na-acquit. Manny, ikaw ba yung nagulat sa bilis ng pagbasa nito? Kasi in-expect namin, and we're gearing up, lahat ay dito sa newsroom, ng isang mahaba ang pagbabasa, the whole day. No? Dapat kasi ang request ng mga abogado, ng private prosecutor, kasama si dating spokesman Harry Roque, at si Nena Santos, basahin yung mga salient points. Mm. Kung paano nag-arrive sa ganitong desisyon si judge. No?
Pero tumutol dito yung defense. Ang sinabing, basahin nyo lang yung ano, yung ano yung desisyon. Mm. Kaya ano, pabilis. Alright, babalikan natin ito mamaya. Maraming salamat pa rin, Mr. Manny Mugato, ang ating veteran security and defense journalist at editor-at-large ng News 5 Digital.